So, magandang araw sa ating lahat mga tol, no? So, this is my first vlog in 2024, no? Tapos na tayo sa 2023, no? So, Happy New Year sa ating lahat. Pamonetize yung channel ko nga tol. Kaya, sana mag-subscribe ka, no? Kung hindi ka pa nakasubscribe. At saka, sana patuloy mong suporta ng channel ko, no? So, keep watching my videos. Hoping this 2024 ma-monetize yung channel ko mga tol, no? So, ito pala ang isi-share ko na video ngayon mga tol. E kung paano i-assemble itong piston ring mga tol, no? So, mayroon tayong ginawang drawing dito mga tol. Para mas lalong maintindihan nyo, no? So, yan mga tol. So, pagpalagay na natin itong bilog na ito yung piston mga tol. Tapos ito yung itong in, ito yung intake mga tol, no. Tapos yung ex, ito yung exhaust. So yung intake mga tol, pag ganyan nakaharap yung piston natin. So yung intake nasa itaas, no. So ito yung papunta ng carb natin mga tol, no. Tsaka itong exhaust naman yung papuntang tambotso, no. So itong bilog naman ito mga tol, ito yung piston pin, no. Tapos itong mga number na tol, 1, 2, 3, 4, 5, ito yung kung saan nakatapat yung gap ng piston pin natin mga tol, no. Ring 1 at saka ring 2, ito yung combustion ring mga tol, no. Tapos 3 at saka 4 mga tol, ito naman yung oil ring natin, no. At saka itong ring number 5, ito yung ring expander mga tol, no. Ito na yung totoong piston mga tol, oh. So, mayroon siyang in mga tol. So, ibig sabihin yan, intake mga tol, no? Tapos, dito, dito yung exhaust. So, ito naman yung piston pin mga tol, no? So, ito yung bilog mga tol. Dito yung piston pin. Tapos, sa piston ring naman mga tol, yung ring 1 at saka ring 2 natin mga tol. Ayan, nakabol-bol pa mga tol, ah. So, mayroong limang ring ito mga tol, no? So, itong corrugated ring mga tol, yan, mapapansin nyo, corrugated yan. So, ito yung ring, oil ring expander mga tol, no? So, ito yan mga tol, oil ring expander. Tapos, ang ring 1 at saka ring 2 mga tol, yan yung combustion ring mga tol, no? So, dito yan sa ibabaw ng piston. So, mapapansin nyo yan mga tol, kasi yan yung makapal na piston ring mga tol, no? Sa apat na to mga tol, dalawa yung manipis, dalawa din yung makapal, no. So yung makapal mga tol, yan yung combustion ring, no, at saka itong dalawang manipis naman ay yung oil ring. So yung ring 1 mga tol at ring 2, ang pagkakaiba niya mga tol, mas shiny yung color ng ring 1 mga tol, no. So ito yung ring 1, ito naman yung ring 2 mga tol, no. So medyo maitim tong ring 2. So ang posisyon na ito mga tol, so itong may bilog na yan mga tol, kung makita nyo. Hindi makita. Yan. Saka yan mga tol. Yan yung nakatapat, no. Excuse me. So yan yung nakatapat mga tol. So sa pagkabit dito mga tol, tingnan nyo mga tol, may tatlong hiwa yung piston, no. 1, 2, saka 3. So itong nasa taas mga tol, dito natin ikabit yung combustion ring 1 mga tol. Tapos dito sa pangalawa, dito naman yung ring 2 mga tol, no. So dito sa may pangatlo, sa pinakababa, dito naman natin ikabit yung oil ring mga tol. So dalawang oil ring, ayan dalawa mga tol. Dalawa yung manipis at saka itong oil expander mga tol, no. So dito sila, no. So sa pagbuo nito mga tol, una nating ikabit tong oil expander mga tol. So ang ring gap ng oil expander mga tol, so ito pala yung ring gap mga tol, no. Yan. So sa oil expander mga tol, dito siya mas nakatapat sa may exhaust, no. So saan ba yung exhaust dito mga tol? Dito may in, so ibig sabihin nito nandito yung intake, so dito yung exhaust mga tol, no. So dito natin itapat yung ring gap ng oil expander. So ito ang una natin ikabit mga tol. So bago pala natin ikabit ito mga tol, mayroong tips, no. So dapat mga tol,
Kung mapapansin nyo, itong wheel expander natin mga tol, meron siyang bukol dito no, sa baba oh. Meron siyang bukol. Tsaka dito, kabilaan yan. So, kailangan mga tol, para siguradong hindi tatagos yung langis no. So, kailangan mga tol, pag nakabit nito, nakapatong siya dito mga tol no. Itong oil ring, nakapatong dito sa may bukol mga tol. Dito nakapatong no. So, malalaman natin mamaya yan kasi pagkabit na natin no. So, simulan natin ikabit mga tol no. So, una natin ikabit itong oil ring expander. So, yung ring gap nito mga tol, dito nakatapat sa may exhaust no. So, dito yung exhaust ng mga tol no. So, lalagyan natin ng palatandaan mga tol. So, may in na dito. Yan, makikita nyo naman yun mga tol. Tapos, dito yung exhaust, no? Para hindi tayo magkamali mga tol. So, yung gap nya, dito nakatapat sa may exhaust, no? So, ikabit natin to. Ito yung gap nya. Yan. Yan mga tol. So, nandito yung gap nya mga tol, no? Yan, no? Nakabit na natin yung oil ring expander mga tol no. So nandito yung gap niya. So sunod naman natin ikabit yung ring number 4 mga tol no. So yung oil ring na nilagyan natin ng number 4. So yung gap nito mga tol nandito no. So saan ba ito ikabit mga tol? So dito to sa baba ng oil ring expander mga tol no. So yung ring number 4 natin dito nakakabit sa may sa ibaba ng oil ring expander mga tol no. So, klaro tayo dyan mga tol. So, dito siya sa baba. So, dito tayo magsimula mga tol, no? So, yung gap niya mga tol, nandito. So, dito. Yan mga tol. Yan, dandan lang tayo mga tol. So, kailangan mayroon tayong manipis na panungkit mga tol, no? Kasi hindi talaga maiwasan na yan. Ayan. So, pumasok na siya mga tol, no? So, ito na yung ring number 4 natin mga tol, no? So, oil ring. So, nasan ba yung gap nyan? So, nandito yung exhaust. Ito naman yung exhaust natin mga tol. So, yung gap nyan nandito sa gilid mga tol, no? So, huwag kayong maglagay ng gap na ng ring na dito at saka dito naman sa piston pin mga tol, no? Kasi, madaling uusok yung motor natin, no? So, ito palang pagkakabit nito mga tol, 100% tested na talaga to mga tol, no? So, hindi talaga uusok yung motor natin ito. So, sungkitin lang natin mga tol. Yan. So, tapos na tayo dito mga tol. So, ilagay naman natin yung oil ring number 3. So, yung ring number 3 mga tol, yan. Oil ring din to mga tol. So, yung dalawang oil ring mga tol, sabi ko nga kanina, magkaparehas sila, no? So, hindi tayo malilito kasi parehas lang manipis, no? So, saan ba nakalagay yung gap ng oil ring number 3 natin mga tol? So, nandito sa taas, no? So, sa katabi ng intake, no? So, ito yung intake, dito na side. Kailangan, mga tol, magkatapat sila, no? So, hindi pwedeng nandito yung gap ng ring number 4 natin mga tol. Nandito rin yung gap ng ring number 3. So, dapat dito siya mga tol, no? So, yung ring number 3 at saka ring number 4 mga tol. So, parehas lang sila, no? Pwede sila kahit magkabaliktad sila, walang problema naman dyan, no? So, dito lang tayo sa ring number 3. So, saan ba siya nakatapat naman mga tol? So, dito siya nakalagay naman mga tol, no? Sa ibabaw ng oil expander, no? So, yung oil expander mga tol, nasa gitna ng dalawang oil ring, no? So,
Tanggap niya nandito mga tol. Yan yung number 3. So dito natin to lagay mga tol, no. Ayan. Ay, yan. Hindi makita. Yan mga tol, so dahan-dahan lang, no. Sungkitin lang natin yan. So pasok na mga tol, no. Paano natin masisiguro mga tol na yung sinabi ko kanina na dapat yung dalawang oil ring nakapatong doon sa may groove ng oil ring expander, no? So dito magagamit natin tong panot kit na manipis mga tol. Tutulak lang natin tong oil ring expander mga tol, yan. Tulak natin yan para bumaba siya, no. Yan, itulak natin para bumaba siya. Tapos yung dalawang oil ring naman pumatong doon sa may groove niya, no. Yan mga tol. Dan yung malalaman na mga tol na yung dalawang oil ring natin nakapatong na doon sa groove ng oil ring expander mga tol, no. So yan. Nakabit na natin yung oil ring, dalawang oil ring at saka yung oil ring expander mga tol, no. Bago natin ikabit tong combustion ring na tol, tong ring 1 at saka ring 2, i-check muna natin yung gap ng oil ring, no, at saka yung oil ring expander mga tol. Labo. Saan ba? Labo ah. So yan mga tol, no. So i-check muna natin. So yung ring number 4 mga tol, so kung titingnan natin dito sa may drawing, no, ito yung ring number 4, nandito yung gap. So nandito siya mga tol, no. Ayan, no. Ang ko lang kung makita nyo. Ayan mga tol, no. Ito yung gap niya, no. Huwag na huwag talaga kayong maglagay ng gap ng ring na nakatapat dito mga tol, no. Dito sa may piston pin at saka nakatapat sa may intake at sa may exhaust, no. So wag, i-avoid natin lang talaga mga tol. So yung oil ring expander mga tol, so nandito yung gap, no, katapat sa may exhaust mga tol. So tama naman siya, no. So ito yung gap ng oil ring expander mga tol, oh. Kung mapapansin, no, yan. Yan, no. Yan yung gap niya. So yung oil ring number 3 natin mga tol, yung sa taas, no. So yan. So dito yung intake, so makikita natin mga tol nandito yung gap niya, no. Ayan, no, kilid mga tol. No, klaro ba natin? So nandito mga tol, oh. Ayan, no. Klaro, ayan. Ayan, no. Ayan mga tol, oh, nandito yung mga tol. So okay na tayo diyan, no. Tsaka i-double check natin mga tol na tulad ng sinabi ko kanina na dapat yung oil ring expander natin, dalawang oil ring natin mga tol nakatungtong doon sa may bukol ng oil expander, no. So mapapansin natin mga tol na yung dalawang oil ring natin mga tol, so nasa taas na siya, no. So nakalubog na yung oil ring expander. So ibig sabihin itong dalawang oil ring natin nakapatong na doon sa may bukol ng oil ring expander, no. So okay na tayo dyan. So siguraduhin natin yan mga tol, no. Siguraduhin natin yan kasi pag hindi nakapatong yan, madaling magagasgas yung saline block natin, no. Kaya hindi ayos sa pagkakabit, no. So ikabit naman natin tong ring number 2 mga tol. So yung ring number 2, ito na yung combustion ring mga tol, no. So ang ring number 2, ito yung mas kulay itim, no. So darker color siya mga tol. So tingnan mo yung ring number 1, so mas shiny color siya mga tol, no. Ayan. So nasaan ba yung gap ng ring number 2, saan ba dapat nakatapat? So ito yung intake mga tol. So ito yung intake. So kung tingnan natin sa drawing natin mga tol, so nandito yung gap ng ring number 2, no. So dito siya dapat nakatapat. Dito mga tol, no. Dito sa gilid na to. Tapos sa paglagay nito mga tol, mayroong dot yan, no. Iwan ko lang kung hindi maklaro mga tol. Basta sa personal mga tol, mayroong dot yan mga tol. So, titingnan nyo lang, no.
So dito siya nakatapat mga tol. So dito siya nakatapat mga tol. So dito na natin ilagay yung gap, no. So ganyan mga tol. Yan. So ipipress lang natin tong kabilang side, yan, no. O kabilang dulo niya mga tol. So yan. Medyo matigas to mga tol kasi medyo makapal na ring na to mga tol, no. So dandan lang natin ilagay mga tol. Yan. Tulak lang natin tong kabilang dulo, no. Yan mga tol. So, hindi ko nakapasok. So, kailangan mayroon tayong manipis na panungkit, no, mga tol, no. Yan. Pumasok na siya mga tol. So galaw lang natin, no. Tingnan niyo mga tol, no. So dapat dito siya nakatapat mga tol. Yan. So huwag niyo nang galawin yung oil ring mga tol, no. Kasi sigurado na tayo sa mga gap niya, no. So dito na lang tayo, huwag niyo nang galawin. Yan ang tol, no. So ito yung gap niya mga tol. So nandito, no. So tapos na tayo diyan sa ring to, no. So siguraduhin lang natin nakapasok talaga mga tol, no. Yan. So okay naman, no. So dito na tayo sa ring number 1 mga tol. So saan ba yung gap niya dito? So nandito mga tol, no. So dito naman. Yan. So tingnan nyo mga tol, mayroong dot dito mga tol, no. Karo, ah. Yan mga tol, oh. Mayroong maliit na dot. So yan yung nasa ibabaw, no. So dito naman yung gap niya mga tol. Dito sa side na to, no. San dito yung intake, dito naman sa side na tong gap ng ring number 1, no. Yan. So idiin lang natin yung kabilang dulo ng piston ring mga tol. Tapos itulak natin yung kabila para papasok yan, no. So dandahan lang. Yun. So yun, pumasok mga tol, no. So sungkitin lang natin mga tol. So huwag na natin galawin tong ibang piston ring kasi nasa tamang posisyon na yan mga tol. So ito lang itulak natin yan. Yan. So yan mga tol, no. Nakabit na natin yung piston ring, no. So i-double check natin mga tol yung gap niya, no. So dito sa may drawing natin mga tol. So nandito yung intake. So dito ito yung sa piston. So yung ring 1 dapat nandito mga tol, no. So dapat nandito yung ring 1. So tingnan natin mga tol. So nandito yung gap ng ring 1, no. Tapos yung ring 2 naman, so katapat ng ring 1, no. So nandito mga tol. So dito naman yung ring 2. Ayan. Ayan mga tol, oh. Ring 1 dito. Tapos dito yung ring 2. Tapos sa ring 3 mga tol, dito naman sa kabilang side ng intake, no. So nandito yung ring 1, so dito dapat yung ring 3 mga tol. So ayan. Ayan mga tol, oh. So igalaw lang natin kaunti mga tol. Susungkitin lang natin kasi nagalaw. Ayan. Ayan mga tol, oh. So yung ring 4 naman katapat ng ring 3. So dito sa may exhaust, no. So tingnan natin mga tol. Ayun. Ayun yung gap ng ring 2 mga tol, oh. Sana makita nyo, no. Kasi medyo malabo talaga yung camera natin mga tol. So nandito, no. So tapos yung oil ring expander mga tol, yung gap niya na dapat nakatapat sa may exhaust. So ito yung gap ng oil ring expander mga tol, oh. So okay na to mga tol, no. So ganyan lang pagkabit ng piston ring mga tol, no. Ganito na yung position niyan mga tol. So pagkabit natin connecting rod niya mga tol. So ganyan na yun. So yung intake nasa taas. Tapos dito naman yung piston pin mga tol. So sana may natutunan kayo sa video na to mga tol, no. So memorize nyo yan mga tol, yung gap ng bawat piston ring, no. Kung saan nakatapat mga tol. So sana keep on supporting my video mga tol. Para hoping ma-monetize tayo ngayong taon na to mga tol, no. So maraming salamat sa panonood. At saka huwag niyong kalimutan mga tol, mag-subscribe, no.
So hit niyo yung subscribe button mga tol at saka notification bell para updated kayo sa mga video natin mga tol, no. So maraming salamat mga tol. So God bless.